Magandang gabi po sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rico. Ikukwento ko lang ang naranasan namin noong nasa Palawang kami. 16 anyos pa lang ako noon at batak na ako sa trabaho. Tumutulong na ako sa nanay ko sa palengke. Sa hapon naman ay umi-extra ako sa pagiging kargador. Kinailangan kong gawin ang mga yon dahil wala ang tatay namin. Ibig kong sabihin, lagi siyang umaalis at isang buwan siya bago makabalik. Minero kasi si Papa. Ilegal ang pagmimina nila pero hindi sila natatakot. May kapit kasi sila sa nakatataas. Kahit na madalas na wala si Papa, kinakaya naman namin ni Mama. Yun nga lang, napabayaan ko na ang pangarap ko na makapagkolehiyo. Rico, baka naman sinasagad mong sarili mo sa pagtatrabaho. Baka nakakalimutan mo, hingaling ka. Ayaw ko naman na magkaroon ka lang ng hika. Magkasama kami ni Mama habang naglalaga ng kamuting kahoy na imemeryenda namin. Yung kasi ang paborito ni Mama. Kahit ayaw ko nung dati, nasanay na lang din ako dahil yun lang naman ang laging nakahain sa hapon. Hindi naman, Ma. Tsaka nag-ipon din ako eh. Ma, baka sakaling makapag-college sa susunod na taon. Kung hindi naman eh, edi sa susunod. Tapos sa susunod uli kung hindi papala rin. Pasensya ka na, anak. Nahihiya na ako sa iyo. Dapat eh nag-aaral ka pero yan, napipilitan ka magtrabaho. Ito naman kasing tatay mo. Kung umahanap lang sana ng matinong trabaho, edi sana eh kahit papaano ay maayos ang buhay natin. Eh bakit ba kasi hindi maiwanan ni Papa yung pagmimine? Eh di ba illegal naman yun? Ay nako, ewan ko sa tatay mo. Mas maganda na ngang hindi siya umuwi rito. Baka mamaya niyan eh, madami pa tayo sa ginagawa niya. Nilapitan ko si Mama at tinagod ang likod niya. Okay lang, Ma. Ang mahalaga, tayong dalawa. Ikaw, palakas ka para mas mahaba pa tayong magsama. Hayaan mo na yun si Papa. Umiling-iling na lang si Mama. Pagkatapos malaga ng kamoting kahoy, ay ipinasok na rin namin ni Mama sa bahay. Sabay kaming kumain doon. Masaya naman kami ni Mama kahit na dalawa lang kami. Pero may mga pagkakataon din talaga na nakakamiss si Papa. Okay naman si Papa. Mabait at masipag. Lalo na noong nasa pier pa siya. Sa ugali, wala kaming problema sa kanya. Ang hindi ko lang naiintindihan ay kung papaano siya napunta sa illegal na gawain. Kinagabihan, pinuntahan ko si Balong, ang best friend ko, na kahit kailan, kahit saan, talagang maasahan ko. Daladala ang kamuting kahoy ay tinawag ko siya. Agad naman siyang lumabas na may daladala pang walis tambo. Uy! Salamat! Sakto! Natatakam si Mama sa kamuting kahoy eh. Timing talaga, Repa. Para sa Mama mo talaga yan, oh. Hindi ka kasali. Ay, gara mo naman. Joke lang. Iyak ka kaagad eh. Salamat uli, ha. Alam mo, kaya paborito ka ni Mama eh. Minsan nga, mas ikaw pa hinahanap nun kesa sa akin eh. Ay, teka. May gusto ko ba sa Mama ko? Ikaw, ha? Uy, tulig ba utak mo? Biro lang, iyak ka rin kaagad eh. Sandaling natigil ang pag-uusap namin na biglang may dumaan na lalaki. Napahinto rin ito sa likuran ko. Hindi ko pa yun naharapin kung hindi itinuro ni Balong. Uy, Mang Nolan, bakit hindi niyo po kasama si Papa? Lumingon ako sa likuran at bumungad sa akin si Papa. Mahaba na ang buhok niya, balbasarado na rin. Para na siyang ermitanyo. Pero madali pa rin naman siyang makilala. Kasama ni Papa si Mang Ruben sa trabaho na ama ni Balong. Magkumpare kasi ang dalawang yon. Sabay silang umaalis kapag may miminahin. Tapos isang buwan bago sila makabalik. Pero sa mga sandaling yon, wala si Mang Ruben. Papa, nakauwi na pala kayo. Ayos lang ba kayo? Bakit wala po si Mang Ruben?
napatitig lang sa amin si Papa nung una. Mang Nolan, nasaan si Papa? Di ba dapat magkasama kayo umuwi nun? Nagpaiwan ba siya? Umiling si Papa at napatingin na lamang sa ibaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Para siyang takot na takot. Papa, magsalita ka. May nangyari po ba? Huminga ng malalim si Papa. Tumingin siya ng diretso kay Balong. Balong, hindi ko na alam kung nasaan ang Papa mo. Habang nagbimina kami, may mga dumating na mga armadong lalaki. Hindi ko alam kung mga sundalo sila o rebelde. Nakasuot sila ng pangsundalo. Pinagpapapatay nila yung mga kasama namin at kinuha lahat ng namina namin. Isa ang tatay mo sa nakuha ng mga yun. Habang may iba rin namang nakatakas kagaya ko. Patawarin mo ako, hindi ko malang nailigtas ang tatay mo. Parang gumuho ang mundo ni Balong nang marinig niya mga sinabi ni Papa. Hindi siya makapagsalita dahil sa pagkabigla. Wala ka bang namukaan doon pa? Nang sa ganun eh, makahingi tayo ng tulong sa kinaukulan? Gabi nornak, madilim. At saka, mabilis ang ginawa nilang pag-atake sa amin. Hindi namin inaasahan na lumabas pala ang nanay ni Balong na si Aling Nelly. Narinig niya ang mga sinabi ni Papa. Dahilan para si Aling Nelly naman ang manghina. Mama! Agad naming nilapitan si Aling Nelly. Ipinasok namin siya sa loob ng bahay. Mga ilang sandali lang ay muli na rin nagkamalay si Aling Nelly. Pinaliwanag sa kanya ni Papa ang lahat. Hindi rin ito makapaniwala. Iyak kasi si Papa eh, ang kulit eh. Sabing ito na lang niya ang atensyon niya sa pangingisda. Sumama pa talaga kay Mang Nolan eh. Ayan ngayon, nabiyak pa siya ng mga rebelde. Grabe naman oh. Naiiyak na sa ini si Balong. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang tatay niya rin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil gumawa ng paraan para mahanap sila. Kakausapin ko ang ilan sa mga kakilala kong pulis sa bayan. Nakatingin lang ako kay Papa habang nagsasalita siya. Napansin ko ang mga kamay niya na meron siyang mga sugat. Nakita ko rin sa kaliwang braso niya na meron siyang mahabang hiwa na umabot pa malapit sa pulsuhan. Medyo natutuyo na ang sugat. Ibig sabihin, may ilang araw nang nangyari ang pag-atake sa kanila nang di umunoy mga rebelde. Nang kumalma na ang mag-ina, ay nagpaalam na muna kami sa kanila. Umuwi kami sa bahay. Natutuwa ngunit nagulat si Mama sa itsura ni Papa. Agad siyang niyakap ni Mama. Ako, Nolando, bakit ganyan ang balbas mo? Para ka ng ermitanyo. Umupo si Papa sa tapat ng lamesa at agad ko naman siyang binigyan ng tubig. Pasensya na at ngayon lang. Marami lang talaga nangyari. Nangyari? Anong nangyari? Sabihin mo! Nagsimula na ang pagiging maalalahanin ni Mama. Ma, nilusob daw ng mga armadong lalaki ang pinagmiminahan nila. Si Papa ay isa lang sa mga nakatakas. Pero si Mang Ruben, nakuha raw ng mga armado. Napanganga at napatakip na lang ng bibig si Mama. Gulat na gulat siya sa nalaman niya. Nolando, totoo ba sinasabi ng anak mo? Hindi nagsalita si Papa at pagtango na lang ang naitugon nito. Sus Mariosep, sinasabi ko sa iyo Nolando, huwag na huwag ka nang babalik sa ganyang trabaho. Napakadelikado. Hindi na talaga ako babalik doon. Bangungot yun. Bangungot ang nangyari sa akin doon. Nung mga sandaling yon, ay nararamdaman kong parang may hindi sinasabi si Papa. Kilala ko siya. Kapag hindi siya sigurado sa sinasabi niya, ay kung saan-saan na lang siya tumitingin. Pero nung gabing yon, hinayaan ko na lang muna. Kinabukasan, ay maagang binalot ng chismisan ang lugar namin. Pumalat ang kwentong pag-atake kina Papa. Hindi ko alam kung paanong nakarating yon sa iba. Pero halos lahat na ng tao sa amin ay yun na lang ang bukang bibig. May ilan pa nga na pinupuntahan pa si Papa para tanungin kung ano ang totoong nangyari. Hindi namin pinapalabas si Papa at hinayaan na lang namin siyang magpahinga. Mga bandang tanghali na nang lumabas ang tatay ko sa kwarto nila ni Mama.
nasa palengke na si Mama nun. Ako naman ay nagpaiwan para may mautusan si Papa. Walang damit si Papa nang kumuha siya ng tubig sa munti naming kusina. Nagtaka ako kabanong sa mga mahabang hiwa sa likuran niya. Natutuyo na rin ang mga sugat na yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya naman ay nilapitan ko si Papa at tinanong ko siya. Pa, anong nangyari sa mga hiwa mo sa likuran? Saan ang galing yan? Nagulat siya dahil akala niya ay wala ko sa bahay. Agad siyang humarap sa akin para siyang natataranta. Natapon pa nga niya ang isang baso ng tubig. Oh, pa, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako, anak. Eh, pa, kilala ko kayo, ah. Hindi kayo ganyan. Alam kong meron kang tinatago. Pa, kung ano man yun, sabihin mo na sa akin para naiintindihan kita. Wala nga, anak. Pa, huwag ka na magkaila. Sabihin mo na. Medyo tumaas na ang boses ko nun. Iba na kasi ang kutob ko. Pakiramdam ko talaga kabanong. Iba ang nangyari. Naglakad si Papa at umupo sa tapat ng lamesa. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Anak, kasi... Sige na pa, sabihin mo. Huwag ka mag-alala. Kung ano man yan, hindi yan makakarating sa iba. Pangako. Humugot ng malalim na paghinga si Papa. Hindi talaga mga armadong umatake sa amin, anak. Lalo kong naging interesado. Kaya naman, mas lalo kong lumapit sa kanya. Hindi sila pangkaraniwan. Hindi sila tao. Dahil sila ay mga aswang. Parang may bumarang bato sa lalamunan ko noong mga sandaling yun, Kabanong. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Mga aswang sila, anak. Pinagpapapatay nila ang mga kasama ko. Kinain nila ang iba. Habang kami ni Robin, pinipilit namin makatakas. Pero may humila sa kanya papunta sa dilim. Gustuhin ko man siyang iligtas, pero dalawa kaming mapapahama kapag ginawa ko yun. Ano po? Ibig niyo sabihin, patay na si Mang Robin? Tumango na lamang si Papa. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Pa, bakit naman hindi niyo kagad sinabi kay Balong ang totoo? Natakot ako na baka ako ang pagbintangan kasi ako lang ang nakaligtas. Alam ko naman na walang naniniwala sa aswang sa barangay natin eh. Pag-iisipan lang nila ako ng masama. Nakuha ko ang pinupunto ni Papa. Tinabihan ko siya at tinapik-tapik sa balikat. Opa, kalma lang. Maayos din ang lahat. Tumingin siya sa akin na nangangamba ang mukha. Anak, totoo sila. Totoo mga aswang. Sa katunayan, ang mga hiwa ko sa katawan ay galing sa kanila. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ni Papa. Sa kabilang banda, naawa rin ako sa kanya dahil sa bigat ng dinadala niyang trauma. Makalipas ang ilang sandali, ay kumalman na rin si Papa. Tahimik lang kami sa maliit na sala na yari sa kawayan. Anak, ipangako mo sa akin na wala mo nang makakalam nito hanggat hindi ko pa nasasabi kay Balong. Opo, makakaasa ka pa. Maraming salamat, anak. Maraming salamat talaga. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Papa Kabanong, ay dinalaw ko naman si Balong at si Aling Nelly. Pareho silang nakatulala sa kanilang bakuran. May dala pa naman akong nilagang kamote pero nag-alangan akong lumapit. Aalis na sana ako nang bigla akong tinawag ni Aling Nelly. Wala na akong nagawa kundi ang pumasok na lang din sa kanilang bakuran. Kahit na paano ay napagaan ko ang kalooban na mag-ina dahil sa dala kong kamote. Pero hindi pa rin maalis noon ang bigat na kanilang dinadala. Nakokonsensya rin ako dahil naniniwala sila sa maling sinabi ni Papa. Pero wala naman akong pwedeng gawin. Gusto kong si Papa ang magtama ng mali niyang ginawa. Lumipas ang ilang araw ay unti-unti na rin nakabalik sa dati ang pakiramdam ni Papa.
pinagupitan namin siya ni Mama. Maayos na ulit ang itsura niya. Hindi na siya masyadong aligaga at parang laging natataranta. Nagagawa na nga rin niyang makipag-usap sa mga dati niyang kumpare. Buti naman nakikihalubilo na rin ang papa mo sa iba. Akala ko talaga ay itutuloy niya ang buong buwan na nandito lang siya sa loob ng bahay. Nakatingin kami pareho ni Mama kay Papa sa labas na nakikipagkwentuhan. Siguro, kailangan din talaga ni Papa yan para kahit papaano eh makausad siya sa mga nangyari. Nagngitian na lang kami ni Mama. Pagsapit ng gabi, nagpaalam sa amin si Papa na lalabas lang. Siyempre, pinayagan siya ni Mama. Pagkatapos namin magapunan ay lumabas na rin si Papa. Inisip namin na baka makikipag-inuman lang siya sa mga kaibigan niya. Nauna na rin kaming matulog ni Mama noon. Madaling araw nang magising ako dahil sa sobrang lamig. Sumilip ako sa kwarto nila Mama. Wala pa rin si Papa. Alas tres na. Nagtaka naman ako kasi kilala ko si Papa. Hindi siya nagtatagal ng ganun kahaba sa inuman. Kaya naisip kong lumabas. Wala naman siya sa bakuran namin. Kaya palagay ko, narumpa siya sa isa pa niyang kumpare, si Mang Ambert. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang bahay ni Mang Ambert. Pero tahimik na sa bakuran nila. Wala na rin katao-tao. Medyo nag-alala na ako sa tatay ko noon. Habang naglalakad ako para hanapin siya, meron akong narinig na sumigaw. Boses yun ng babae. Nung una ay hindi ko sigurado kung saan yun nagmumula. Pero naalarma na ako. Ano yun? Naglakad-lakad pa ako. Nang muli kong marinig ang sigaw, ay nalaman ko na kung saan yun galing. Tumakbo ko patungo roon. Pumasok ako sa gilid ng mga halamanan. Sa tambak ng mga gulong ay inabutan ko ang isang babae na wala ng buhay. Nakahilata sa mga gulong. Higit sa lahat, parang naliligo siya sa dugo. Unang pumasok sa isip ko ay baka ginahasa o kaya na may na-hold up siya. Putya, nangyari? Wala na akong sinayang na oras. Tumakbo ko palayo at pinuntahan ko ang mga tanod na nakatambay sa kabilang kanto. Kuya, may nakita kong bangkay ng babae sa tambakan ng gulong. Bilis! Nataranta ang mga tanod at isa sa kanila ang nagradyo sa barangay. Pagbalik namin sa bangkay ng babae, ay nasuka-suka pa sila. Pagtutukasin nila ng flashlight sa babae, ay nakita ang wak-wak na tiyan ng babae. Mga pre, asawa ni Bukno yan, di ba? Oo nga, gagi! Nag-aalangan silang kunin ang bangkay ng babae. Kaya naman, kumontak na muna sila ng mga pulis. Bandang alas 4 ng madaling araw, ay nagdatingan na ang pulis at inimbestigahan na rin. Ang sabi nila ay sinalvage lang ang babae. Pero ang sabi naman ng chismosang maagang nagising, inaswang daw ang babaeng yon. Base kasi sa kanila ay 6 na buwang buntis ang babae. Maaga pa lang ay buhay na kagad ang barangay namin. Dinumog na agad ng mga tao ang bangkay ng babae. Sari-saring haka-haka na naman ang kumalat. Mga bandang alas 6 na ng umaga nang dalhin ang bangkay ng babae. Saka lamang nagpulasan ng mga tao roon. Pag-uwi ko sa bahay, ay naabutan ko si Papa na nakabulagta sa katre. Naamoy ko siya na amoy alak. Wala na siyang suot pang itaas. Hindi ko alam kung bakit. Saan ba nag-inom ang Papa mong yan? Pagdating kanina ay humiga na kagad dyan. Hindi ko nga po alam eh. Hinanap ko siya kaninang madaling araw kasi nag-aalala ako dahil wala pa rito sa bahay si Papa. Eh baka may nakilala na naman tropa yan sa sabungan. Eh hindi bale. Paggising ng papa mo eh sabihan mo ako at magluluto muna ako. Wala tayong tinda ngayon ma. Wala muna. Itong tatay mo munang intindihin natin. Yayain natin magsimba mamaya. Tumango na lang ako sa sinabi ni Mama. Bandang alas 4 na ng hapon nang magising si Papa. Masakit pa nga ang ulo niya nang bumangon. Sakto naman na tapos na kaming maligo ni Mama. Naghihintay na lang kami sa kanya para yayain siyang magsimba. Pa, kumain ka na muna. Mamaya eh magsisimba tayo. Nagyayaya si Mama eh.
Natulala si Papa sandali sa lapag, kaya inulit ko ang sinabi ko. Pa, ang sabi ko, magsisimba raw tayo. Pero kumain ka muna. Sige. Pero hindi ako nagugutom eh. Busog pa ako. Pa, maghapo kang tulog, tapos busog ka pa? Sige na pa, kumain ka na. Puro alak yung laman ng tiyan mo, kaya alam kong gutom ka na. Tumangon na lang si Papa. Napakatipid ng mga sinasagot niya sa akin nun. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ko na rin binanggit sa kanya ang nangyari sa babae. Kaso bigla namang dumating si Balong. Humahangos na pumasok sa bahay namin. Pre! Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang nakakita sa bangkay ng babae na kinain ng aswang? Napapikit na lang ako dahil nalaman na ni Papa yung tungkol dun sa babae. Ha? Ako nga. Nang tingnan ko si Papa, ay kalmado lang siyang nakatingin. Eddie, totoo pala talaga yung aswang. Oo nga, sabi ng mga pulis, ano daw, salvage daw eh. Pero maraming nagsasabi na aswang eh, hindi kaya may aswang talaga rito sa barangay natin? Eh, hindi ko alam, Balong. Ay nako, ba't yan kaagad ang bungad mo? Ako, pasensya ka na. Gusto ko lang maiba yung isip ko eh. Kapag naiisip ko si Papa, hindi ako mapakali. Tinapik ko na lang siya sa balikat. Umalis na rin si Balong matapos ang pag-uusap namin. Si Papa naman ay agad na naligo para magsimba kami. Alas 5 na nang makaalis kami ni Mama sa bahay. Kakaunti lang ang magsisimba noon dahil Miyerkules lang naman. Malayo pa lang kami sa simbahan. Nakita ko na si Papa na parang hindi siya mapakali. Nang nasa harapan na kami ng simbahan, ay namula na siya. Para siyang may allergy. Tapos, hindi mapakali ang mga mata niya. Pa? Ayos ka lang ba? Nangangati yung katawan ko eh. Na-allergy yata ako sa hipon na kinain ko na pulutan. Siguro, kaya na muna ni Mama mo magsimba. Ay nako naman, Nolando. Kung kailan magsisimbe, aba naman. Ma, hayaan na natin si Papa. Sige na pa. Magpahinga ka na muna sa bahay. May gamot pala ako sa allergy ah. Nasa bag ko, kunin mo na lang. Tumango si Papa at nagmamadaling maglakad pabalik. Nadismayan na lamang si Mama. Yun na lang sana kasi ang oras para makumpleto kami sa simbahan. Ay nako. Noong nakaraan ko pa napapansin na parang may kakaiba sa tatay mo. Ma, katulad ng sinabi ko, baka epekto yun ng mga nangyari sa kanila sa minahan. Eh ano pa nga ba magagawa ko? Eh di intindihin na lang. Pumasok na lang kami ni Mama sa simbahan. Sinimulan na agad ang misa kahit nakakaunti pa lang ang tao. Nabanggit sa misa ang nangyaring kakaiba sa babaeng buntis. Maging yung pari sa amin, naniniwala na aswang ang pumatay sa babae. Ang mga aswang daw kasi ay mga kampon ng kadiliman. Pinakyat daw ang mga yun sa lupa mula sa kaharian ni Satanas. Matapos ang misa ay naghiwalay muna kami ng landas ni Mama. Pinuntahan ko kasi si Balong para kumustahin sila. Oh, napadaan ka, Repa. Abala si Balong sa pagsisibak noon. Kita ko pa rin sa mukha niya ang lungkot. Wala naman. Dumaan lang ako. Gusto ko lang malaman kung ayos lang ba kayo ni Aling Nelly. Tumingin sa akin si Aling Nelly at napangiti habang naglalabas siya. Ayun, malungkot pa rin. Pero sinusubukan naming maging matatag. Nakapag-report na kami sa mga pulis. Pero sa susunod na linggo pa nila maasikaso dahil nga sa nangyari dun sa babaeng buntis dito sa barangay natin. Inakbayan ko si Balong at pinatigil ko muna siya sa pagsisibak. Aling Nelly, pwede ko bang isama si Balong ngayong gabi? Ha? Saan naman kayo pupunta? Ipapasyal ko lang po si Balong sa peryahan. Maglilibang lang po. Uwi din po kami kaagad. Repa, walang kasama si Mama eh. Sige lang anak. Sama ka na kay Rico. Kailangan mo rin maglibang. Sigurado ba kayo, Ma? Naayos lang kayo rito sa bahay ngayong gabi. Huwag mo na akong intindihin, anak. Ang gusto ko ay maging masaya ka rin laman. Lumapit si Balong at niyakap si Aling Nelly.
napangiti na lang din ako. Nang matapos na si Balong sa sinisibak niya, ay umalis na rin kaming dalawa. Daladala ko ang mga naipon kong pera sa pagiging kargador. Pagdating namin sa peryahan, ay naglaro kaagad kami. Lahat yata ng laro ay sinubukan namin. Nanalo rin kami ng kung ano-anong baso at plato. Nang magsawa na kami, ay nagkasundo na kaming umuwi. Alas 12 na ng gabi nun. Wala na rin kaming masakyang pauwi kaya wala kaming magagawa kundi ang maglakad. Erap, ngayon lang ako napadaan dito ah. Dito ako dumaan dati, wala sa perya kapag dinidiretso natin to. Tatagos tayo sa kabilang barangay, tapos doon may maliit na daan. Tagos naman yun sa Bayabasan, papunta sa atin. Dami mong alam na pasikot-sikot ah. Siyempre naman oh, ganyan talaga kapag laging umaalis. Eh, siya nga pala. Kumusta yung trabaho mo? Pinahinto muna ako ni Mama para may titingin daw kay Papa. Wala kasi nang umuwi si Papa. Napansin namin na parang may kakaiba sa kinikilos niya. Lagi siyang tulala. Tuwing galing siya sa labas. Alam mo yun? Lutang lagi. Grabe rin siguro yung idinulot sa kanya nung nangyari, no? Pakisabi sa Papa mo, wala siyang kasalanan sa nangyari. Naiintindihan naman namin ni Mama ang ginawa niyang pagligtas sa sarili niya. Maraming salamat talaga, Repa, ha? Ngumiti na lang siya sa akin. Naiba na ang pinag-usapan namin sa mga nakalipas na sandali. Napatigil kami nang bigla kaming makakita ng babaeng tumatakbo. Buntis ang babae. Hawak-hawak niya ang tiyan niya at takot na takot. Mga kuya, tulungan niyo ako. May umabol sa akin, pakiusap. Ha? Eh, sino bang umabol sa'yo? May lalaki, matangkad, pangit ang mukha niya. Labas ang mga pangil niya. Nakakatakot siya. Papatayin niya ako. Kukunin niya yung baby ko. Nakatinginan kami ni Balong. Nakaramdam na rin ako ng kilabot. Tagos hanggang buto ang kilabot na yun. Kasi pakiramdam ko, nasa panganib na rin kami noong mga sandaling yun. Pakiusap! Huwag niyo akong iwan! Nandyan lang siya! Nakasunod siya sa akin! Hindi ka po namin iiwan. Sumunod ka lang sa amin. Sa likod ka lang ate, ha? Medyo binilisan namin ang paglalakad. Maigpit ang kapit ng babae sa aming dalawa ni Balong. Habang naglalakad, ay nararamdaman namin na parabang mayroon nang nakabuntot. Naririnig namin ang mga kaluskos sa paligid. Halos 5 minuto na kaming naglalakad na makarinig kami ng mga sitsit. Nagtatayuan na mga balahibo ko kabanong. Napansin ko din na natatakot na si Balong. Nakahinga lang kami ng maluwag ng may mapadaan na truck ng mga gulay. Agad namin silang pinara. Nakiusap kami sa kanila na makisakay dahil may kasama kaming buntis. Buti na lang eh, naawa sila sa amin. Nang makarating na kami sa barangay namin, ay nagpasalamat ang babae. Dinala namin siya sa barangay para magbigay ng salaysay. At doon na pag-alaman namin na nung gabi din pa lang na yon ay pangatlo na ang babae sa mga nag-report. Lahat yon ay tungkol sa aswang. Maraming salamat sa inyo ah. Saan po ba kayo nakatira? Hatid na po namin kayo. Ay, naku, wag na. Nakakaya na. Isa pa, dyan lang naman ang bahay ko, sa kabilang kanto. Maliwanag naman na rito kaya kampante na ako. Hinayaan na lang namin ni Balong ang babae. Ngunit nag-aalala na kami sa mga nangyayari. Matapos makalis ng babae ay sandali muna kaming tumambay sa barangay. Medyo natakot din kasi kami maglakad. Kahit kasi maliwanag, pakiramdam namin ay may bigla na lang hahablot sa amin. May mahabang upuan sa labas ng barangay kung saan kami nagpalipas ng oras. Naririnig namin ang mga usapan sa loob. Ang aswang ang paksa ng usapan nila. Grabe, sa loob lang ng isang gabi, tatlo na ang nag-report sa atin tungkol sa aswang. Totoo nga pala talaga, no? Pero nakapagtataka lang, wala namang aswang dito sa atin, di ba? Kaya nga, baka may pumasyal lang talaga rito ng aswang para mambiktima ng mga buntis. Tahimik lang namin silang pinakikinggan. Hindi pa rin kumakalma ang puso namin nun. Kabado pa rin kami. Nakatindig pa rin ang mga balahibo namin. Alam mo, Rico, para walang aswangin, alam mo anong dapat gawin? Ha? Ano naman?
Wala na sanang mag-aanuhan para walang mabuntis. Loko. Paano mo naman pipigilan yung mag-asawa kung yun yung gusto nilang gawin? Ewan ko. Basta. Kung sino man yung aswang na yan, sana umalis na siya rito. Dagdag pa siya sa iisipin ko eh. Hindi mo naman kailangan mabahala. Base sa obserbasyon ko, mga buntis lang naman yung punterya ng aswang eh. Nako, pagkapakakasiguro ha. Kasi yung mga aswang, kapag wala ng choice, kahit na hindi buntis, pinapatos na rin nila. Basta, may laman loob, talo-talo na. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko nalang pinahalata sa kanya na natatakot na rin ako. Mga ilang sandali lang, lumabas ang mga tanod. Roronda na sila. Nakiusap kami sa kanila na kung maaari ay sumabay kami sa kanila. Pumayag naman sila kaagad. Sa pagroronda namin, isang kagimbal-gimbal na naman ang nasaksihan namin. Yung babaeng hinatid namin sa barangay ay nakahandusay na sa gilid ng kalye. Wakwak ang tiyan at sinimot ang laman loob. Hindi pinatawad, kinuha pati ang mata. Di ba ito yung complainant kanina? Eh dapat kasi hinatid na lang natin eh. Habang pinagmamasdan namin ang kawawang babae, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na hiyaw. Para yung mabangis na hayop. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa kaba. Sa takot ay tumakbo na lang kami pabalik sa barangay. Maging si Kapitan ay hindi rin makapaniwala sa sinabi namin. Agad din naman silang tumawag ng kapulisan. Mga bandang alas dos na ng madaling araw nang dumating ang mga pulis. Tulad ng naon ng inisyal na imbestigasyon, normal na tao lang daw ang pumatay. Ayaw nilang sabihin sa mga tao ang totoo. Mas lalo tuloy kaming natakot ni Balong na umuwi sa amin. Kaya sa ayaw at sa gusto namin, sa barangay na lang din kami nagpalipas ng oras. Umaga na nang makaalis kami roon. Nagkanya-kanya na lang kami ng uwi. Pagdating ko sa bahay, pagpasok ko sa loob, ay naabutan ko si Papa. Himala na maaga siyang nagising. Nagkakapi lang siya sa lamesa. Tapos, wala na namang damit. Ah, saan ka galing? Inumaga ka na naman ah. Po? Diyan lang po sa barangay pa. Oh, eh ano namang ginawa mo ron? Napaaway ka ba? Hindi pa. Ano kasi, nung galing kasi kami sa perya, may nakasalubong kami yung babae. Oh, tapos? Sabi ng babae, nahabol daw siya ng aswang. Kaya tinulungan namin siyang dalhin sa barangay. Nung umuwi na siya, dito na siya mismo pinatay sa barangay natin. Aswang ang pumatay sa kanya pa. Buntis yung babae. Kinaukaw yung tiyan niya. Ano? Inaswang? Oo pa. Nakakatakot na rito sa barangay natin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagkaroon ng aswang dito eh. Hindi kaya yung mga aswang na umatake sa inyo sa aminahan, nasundan kayo dito? Hindi kaya sila yung mga nanggugulot ng bibiktima ng mga buntis dito? Seryoso lang si Papa na nakatingin sa malayo. Sobrang kalmado niya. Parang hindi mo lang siya nababahala. Basta anak, huwag ka na lang lalabas ng gabing gabi. Baka naman madamay ka pa. Oh, sige na, magpahinga ka na muna. Puyat ka, alam ko. Matulog ka na muna. Sige pa. Nagpahinga na lang ako nung araw na yon. Maghapon akong natulog. Mga bandang alas 7 na ako ng gabi bumangon. Paglabas ko ng kwarto, ay naabutan ko naman si Mama sa bakuran na nagluluto na ng hapunan namin. Doon kasi yung kusina. Doon kami nagluluto. Ah, oh, mabuti naman at nagising ka na. Akala ko hindi ka na nahinga eh. Napasarap lang po ng tulog, Ma. Pero nasa na si Papa? Wala na naman dito sa bahay, ha? Ay nako, umalis ang Papa mo. Pinuntahan niyo sinasabi niya kaibigan niya na magpapasok sa kanya sa trabaho. Nag-apply si Papa? Yata, yun ang sabi niya eh. Kaya binigyan ko ng pera pamasahe. Medyo natuwa ko sa nalaman ko. Kasi sa wakas, nagka-interest na rin si Papa na magtrabaho na maayos. Talagang
wala na siyang balak pang bumalik sa minahan. Dahil wala naman akong gagawin noong mga sandaling yon, pinuntahan ko na lang si Balong sa bahay nila. Naabutan ko na naman siya nagsisibak ng kahoy. Sinenyasan niya ako na umalis. Nang hindi ko siya maintindihan, ay siya na ang lumapit sa akin. Galit si Mama kasi inumaga na tayo. Lagot ka, baka mapagalitan ka. Bukas na lang tayo mag-usap. Ha? Ganun ba? Oo, sige. Mabuti pa nga. Aalis na sana ako nang biglang may nakita kaming isang lalaki na nakatayo sa tapat. Gusgusin ang lalaki. Napakadungis ng suot at gutay-gutay na. Mahaba na rin ang balbas at bigote nito. Hinanghina rin yon at nakakapit na sa bakuran nila Balong. Balong, ako ito. Ang ama mo, si Ruben. Tulungan mo ko. Biglang bumagsak ang lalaki. Dahil sa narinig namin, ay agad naming nilapitan ng lalaki. Nakumpirma ni Balong na si Mang Ruben nga yun, ang kanyang ama. Nataranta na kami pero may halo ring tuwa. Ma! Si Papa! Nandito na! Buhay si Papa! Buhay siya, Ma! Pinagtulungan naming dalhin sa loob ng bahay si Mang Ruben. Hindi naman makapaniwala si Aling Nelly. Naiyak na lamang siya sa tuwa. Pepa, umuwi ka muna sa inyo. Ibalita mo kay Mang Nola na nandito na si Papa. Naligtas si Papa para mawala na yung pag-aalala niya. Oh, tama ka. Sige, uwi muna ako ha. Nagmamadali ako makauwi sa amin. Pagkarating ko ron, ay saktong kakauwi lang pala ni Papa. Wala na akong sinayang na oras. Sinabi ko kagad na mabuti ang balita sa kanya. Pa, si Mang Ruben, buhay! Nakauwi siya! Gulat ang reaksyon ng pinakita ni Papa. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang siyang nabahala. Na kung tutuusin, dapat magtatatalon siya sa tuwa dahil buhay ang kumpare niya. Ano? Buhay si Ruben? Oo pa, buhay si Mang Ruben. Tara, puntahan natin! Sabay kaming lumabas ng bahay ni Papa. Nauna akong tumakbo sa kanya. Paglingon ko sa likuran, ay wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ganun pa man ay pinagpatuloy ko na lang ang pagbalik kina Balong. Oh, Repa! Nasaan si Mang Nolan? Akala ko kasama mo. Oo nga eh. Nasa likuran ko lang siya kanini. Biglang nawala. Eh baka bumalik sa bahay, may nakalimutan. Ah, ganun ba? O sige, ang malaga alam na niya. Eh teka, ano bang nangyari kay Mang Ruben? Nangihina siya eh. Siguro dahil sa gutom. Wala naman kasi siyang sugat eh. Kaya... hayaan na lang muna namin siya makapagpahinga. Ha? Ano yun? May narinig kaming parang bumagsak sa bubungan nila Balong. Nakita pa nga naming nayupi ang yero. Ay, naku talaga, yung mga pusang ito. Ma, parang hindi naman pusa yung bumagsak eh. Parang mabubutas yung bubong natin sa bigat eh. Gusto mo tingnan ko sa taas kung ano yun? Sige, Repa. Lumabas agad ako ng bahay nila. Tumungtong pa ako sa upuan. Nang silipin ko sa taas, muntikan na akong malaglag dahil sa gulat. Ay, anak ng Toching! Tumingin sa akin ang aswang na nakadapa na sa bubong. Kahit medyo madilim, nakakaaninig ako na parang hindi normal ang mukha niya. Naglalabas pa siya ng nakakatakot na tunog. Napansin ko ang suot niyang pantalon na maong. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, ay nawalan na ako ng balanse. Ha? Balong! May aswang! Nasa bubungan nyo! Hindi ako makatayo noon dahil medyo masakit ang bewang ko. Tumama kasi ako sa bakod. Nilabas ako ni Balong at siya naman ang tumingin sa itaas. Maging siya ay kinilabutan din nang makita ang lalaking nakadapa sa bubungan. Nanginig din siya at muntik na malaglag. Buti na lamang ay nakahawak agad siya. Repa, buntis ba mama mo? Bakit inaaswang kayo? Baliw ka ba? Menopause na yan si mama, no? Bigla kaming naalarma nang nabutas na ng aswang ang bubong nila Balong. Napasigaw na si Aling Nelly sa loob kaya kahit hirap na hirap akong makatayo, bumangon ako para samahan sila sa loob. Pagtingin namin ay nakapasok na ang kamay ng aswang. Nakatingin ang aswang kay Mang Ruben. Bagay na labis kong pinagtataka. Noong mga sandaling yon ay medyo lumakas na ang loob ni Balong. Agad niyang kinuha ang itak na nakasabit sa pinto. Tinaga niya yung nakalitaw na kamay ng aswang. Dali-daling binawi ng aswang ang kamay niya.
Naramdaman namin na dahil sa ginawa ni Balong ay umalis na rin yun sa bubong. Rico, bilis! Tumawag ka ng mga tanod! Dali! Wala na akong sinayang na pagkakataon. Nakahawak ako sa bewang nang tumakbo ako palabas. Wala na akong pakialam nun kung masakit ang bewang ko. Mabilis din namang umaksyon ng mga tanod. Pumunta sila kina Balong at agad din silang nagparonda sa buong barangay namin. Pero hindi na nila nahanap pa ang aswang. Kahit ang mga bakas ng dugo sa kamay ng aswang ay hindi na rin nila nasundan. Hindi sila iniwan ng mga tanod hanggang hindi nasisiguro ang kaligtasan nilang tatlo. Ako naman, nagpaalam ako saglit para balikan si Papa. Nag-aalala kasi ako na baka maabutan siya ng aswang sa daan. Nang makauwi na ako sa amin, ay naririnig ko na agad si Papa na dumadaing sa sakit. Nasa labas pa lang ako pero base sa naririnig ko, hapding-hapdi si Papa. Agad akong pumasok at naabutan ko si Mama na nilalagyan ng benda ang kamay ni Papa. Sa gilid ay nakita ko naman ang mga tela at tubig na nabahiran na ng dugo. Papa, anong nangyari? Nanlaki ang mata ni Papa nang tumingin siya sa akin. Etong Papa mo, nasangkot sa gulo, nataga daw. Umiling ako, Kabanong. Kinilabutan ako nang may isang ideya ang pumasok sa isip ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Ayaw kong paniwalaan ang naiisip ko pero yun ang sinisigaw ng utak ko. Pinagmasdan ko ng maayos si Papa. Pagtingin ko sa pantalon ay pamilyar na pamilyar siya. Pa, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Pagsabi kong yun ay parang naging aligaga ang tatay ko. Lalabas sana siya ng bahay pero isinarado ko kagad ang pinto at humarang ako. Ano bang nangyayari ha? Hindi ko pinansin si Mama at si Papa lang ang pinagtuunan ko. Pa, sagutin mo ko. Ikaw ba ang aswang na umatake sa bahay nila Balong ngayon lang? Aminin mo ang totoo! Parang nanginig si Papa nang marinig niyang sinabi ko yun. Hindi siya makapagsalita maging si Mama ay nalilito rin sa sinasabi ko. Katahimikan ang sandaling bumalot sa amin. Magkatitigan lang kami ni Papa. Basang-basa ko sa mga mata niya na mayroon siyang hindi sinasabi. Ganun pa man, kahit hindi niya aminin, ay binubunyag siya ng sugat sa kamay at ang pantalon na ginamit niya. Ano bang pinagsasabi mo sa Papa mo, Rico? Nababaliw ka na ba? Ma, si Papa ang aswang na pumatay sa dalawang buntis sa barangay natin. Siya ang aswang! Rico, hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya may makarinig at isipin talaga na aswang ang Papa mo. Ma, aswang talaga si Papa. Kanina, may umatake ang aswang kina Balong. Tiniga ni Balong sa kamay ang aswang. Kung saan may sugat si Papa. Diyan din yung parting tinaga ni Balong, oh. Yung pantalon na suot niya, yan yung suot ng aswang kanina. Kaya pala hindi ka sumasama sa amin sa simbahan kasi hindi ka makakapasok. Natatakot ka! Hinila ko si Mama palayo sa kanya. Nababahala ako na baka bigla na lang niyang sakmalin ang nanay ko. Ikaw naman, nababaliw ka na... Tama ang anak mo! Napatigil si Mama. Nanlaki ang mga mata niya na tumingin kay Papa. Nalando, anong sinasabi mo? Bumalik si Papa sa upuan niya. Bumuntong hininga siya. Ako ang aswang. Tama siya. Tama ang anak mo. Ako nga ang aswang. Ako ang pumatay sa dalawang buntis at ako rin ang umatake sa bahay nila, paring Ruben. Nagtindigan na ang mga balahibo ko ng mga sandaling yun, Kabanong. Hindi ko matanggap na totoo pala ang hinala ko. Natakot ako bigla kay Papa noon. Pero maniwala kayo sa akin. Hindi ko ginusto ito. Biktima lang din ako. Diyos ko, Nolando, ano ba nangyayari? Bakit ka naman ganyan? Aswang? Paano ka naging aswang? Umiling-iling si Papa. Nakita ko na lang na umiiyak na siya. Pa, ipaliwanag mo sa amin. Ano ba nangyari sa minahan at bakit ka humantong sa ganyan? Nang gabing umalis kami sa minahan, pumunta kami sa beer house. Pagkatapos naghanap kami ng makakainan. Meron kaming nakausap na matanda. May binigay siyang pagkain sa amin. Tinanggap yun ni paring Ruben. Kahit ang sabi sa amin ng iba naming kasama, huwag naming tanggapin kasi
kasi baka balak kaming yang gawin ang matanda. Nang makauwi na kami sa binahan, nag-inom kami ulit. Nalasing ako noon. Hindi ko na malaya na hinalo na pala ni Ruben sa pulutan ko ang ulam na binigay na matanda. Sa kanya lang sinabi sa akin nung kinaumagahan. Tawa pa sila ng tawa. Pinagdidiskitahan nila na Kesyo magiging aswang na ako. Kinagabihan, hindi nga sila nagkamali. Bigla akong nanlamig. Natakam ako sa karne. Nagkataong pa na bilog ang buwan. Hindi ko na namalayan. Naging aswang na pala ako. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa gitna ng binahan. Habang yung mga kasamahan ko'y patay na. Si Ruben, nakatakas siya. Hindi totoo na nilusob kami ng rebelte o kung anumang aswang. Ang totoo, pinatay ko sila. Dahil ako ang aswang. Ako ang pumatay sa kanila. Pinagsususuntok ni Papa ang mukha niya dahil sa sobrang galit sa sarili niya. Patayin niyo na lang ako para hindi ko kayo masaktan. Kasi kapag ako naging aswang, wala na ako nakikilala. Patayin niyo na ako bago pa ako matakam ulit sa laman ng tao. Kinuha ni Papa ang kutsilyo sa kusina. Nasa aktong itatarak na niya yun sa kanyang sarili pero mabilis ko siyang inawat. Mabuti na lang din at mahina ang kamay ni Papa dahil sa sugat kaya nagawa kong agawin sa kanyang kutsilyo. Hindi ko gusto ito, anak. Ayaw ko ng ganito. Pero hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa dati. Wala akong magawa kundi maging sunod-sunuran sa tawag ng laman. Sa mga sandaling yon, ay unti-unting natunaw ang takot namin sa kanya. Nakaramdam kami ng awa. Baka sa mga luha niya na walang humpay ang kalungkutan at takot. Pa, huwag kang mawala ng pag-asa. Hahanap tayo ng paraan para makabalik ka sa dati. Diyos ko, Rico. Paano kung may makaalam na aswang ang tatay mo? Baka saktan siya ng mga tao. Kaya nga wala tayong pagsasabihan kahit na sino. Pero paano ang dalawang buntis na biktima ng papa mo? Nolando, kailangan mong pagbayaran yon. May pinatay ka. Hindi lang isang buhay, kundi apat yon kasama ang kanilang mga anak. Handa akong pagbayaran ang lahat. Susuko na ako bukas. Hindi pwede ngayon dahil anumang oras ay baka maging aswang ako. Rico, anak, pakiusap. Itali mo muna ako. Huwag mo akong pakakawalan hanggat hindi pa sumasapit ang umaga. Kinuha ko kagad ang lubid na nasa likuran ng bahay namin. Ginapos ko si Papa sa haligi ng bahay namin. Dahil doon ay nakampante na si Papa na hindi na niya kami masasaktan. Paano kaya kung tumakas na lang tayo? Itakas natin ang Papa mo, Rico. Sa Maynila na lang tayo tumira. Hindi pwede. Mas maraming tao sa Maynila. Mas madaling malalaman ng mga tao na aswang ako. Isa pa, buo na ang loob ko bukas. Susuko ako kina Kapitan. Wala na akong pakialam kung anong gagawin nila sa akin. Kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Naiwan na lang si Mama. Maging ako man din ay nangingilid na lang din ng luha. Ma, tama si Papa eh. Kailangan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Hindi! Si Ruben ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi naman magiging aswang ang tatay mo kung hindi siya naiyanggaw. Nangyari yun dahil kay Ruben. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ang gawin na lang natin ay kung paano niyo ako mapipigilan na makapanakit pa ng iba. Pa, paano yan? Nakabalik na si Mang Ruben. Baka ipagkalat niya na ikaw nga ang aswang. Kaya nga kanina, sinubukan kong itatak sa utak ko si Ruben. Kaya nung naging aswang ako, siya agad ang hinanap ko. Kaso, hindi ako nagtagumpay. Gusto ko sanang patahimikin siya. Ma, kailangan nating isara ang buong bahay.
patay na rin natin ang ilaw. Chuck, kapag nagkamali na si Mang Ruben, magsusumbong na kaagad yun kay Kapitan. Bahala na. Basang sa akin lang eh. Gusto kong hindi kayo madamay. Bumuntong iningan na lang ako. Nang patay na ang ilaw ay binantayan na lang namin si Papa. Unti-unti akong dinalaw ng antok pero nilalabanan ko yun. Nababahala ko na baka paggising ko ay nasusunog na ang bahay namin. Pinatulog ko si Mama habang ako naman ay pasilip-silip lang sa may bintana. Rico, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Madaling araw na. Nagulat ako nang marinig ko ang boses na yun ni Papa. Hindi ako makatulog pa eh. Baka mamaya eh, may mga pumunta ng taong bayan dito. Kapag nangyari yun, itakas mo na ang nanay mo. Hayaan mo na akong maiwan dito. Natamihimik ako sa sinabi niya, Kaabanong. Inaasahan ko nang sasabihin niya yon. Pero ang sakit pala na marinig yun mula sa kanya. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagbabantay. Nakikiramdam lang ako sa paligid. Makalipas lang ang ilang minuto, nakakita ako ng liwanag sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing mga sulu yun. May mga taong paparating. Naalarma kagad ako at agad kong nilapitan si Papa. Bakit? Anong problema? Pa, nandyan na sila. Mukhang nagkamali na si Mang Ruben. Dali-dali kong tinanggal ang pagkakagapos kay Papa. Noong mga oras na yon, hindi ko na naisip kung ano siya. Basta mas umiral ang pagiging anak ko sa kanya. Hindi mo na kailangan tanggalin. Malulungkot si Mama. Hindi niya kakayanin na maiwan ka rito. Hindi ko na hinayaan na kumontra pa siya sa akin. Pagkatapos ko siyang kalagan, ay ginising ko na si Mama. Kakapa-kapa kami sa loob ng bahay dahil kahit anong mangyari, hindi namin binubuksan ang ilaw. Ma, huwag ka maingay. Parating na sila. Isa-isa namin binaklas ni Papa ang sahig namin na kawayan. Tinanggal namin ang medyo marupok na kaya nagkaroon kami ng lagusan sa ilalim. Kaso, namalayan na lang namin na nasa harapan na sila ng bahay namin. Naririnig ko pa ang boses ni Balong at Mang Ruben. Langyang Rico! Tatay mo pala ang aswang! Inaagu mo sa akin ang katotohanan! Nolando, pare! Lumabas ka dyan! Pagbayaran mo ang ginawa mo sa mga kasama natin sa minaan! Minasakar mo sila! Isa kang aswang! Ramdam ko ang galit ni Mama dahil sa mga naririnig namin base sa higpit ng hawak niya sa braso ko. Pero wala na kaming panahon para tugunan pa yon. Pinauna na naming lumusot si Mama sa ilalim. Sumunod kami ni Papa. Mga ilang sandali lang, narinig na lang namin na binubuksan na nila ang pintuan. Mabuti na lang ay nakalabas na rin kami kagad sa bahay. Dumaan kami sa sagingan, sa likuran ng aming bahay. Kabadong-kabado ko noong mga sandaling yon, Kaabanong. Mas lalo pa akong kinabahan nang marinig kong nakita na nila kami. Tumakbo na kagad kami. Medyo mabagal ang takbo namin dahil bukod sa madilim, may mga nakaharang ding mga sanga ng puno. Bilis! Walang hinto! Bahala na kung saan tayo dalin! Nolando, huwag kang lalayo ah! Makakasama tayo! Inakay ni Mama si Papa habang ako naman ang nahuhuli at tumitingin sa likuran. Natatanong ko pa si Nabanong at Mang Ruben ang nangunguna sa mga tao. Noong mga sandaling yon, nakalimutan ko ng kaibigan ko si Balong. Wala siyang pakialam sa akin. Basta ang paniniwala lang niya ay kasalanan ni Papa ang lahat. Pero kung tutuusin, si Mang Ruben talaga ang tunay na dahilan. Nang medyo makalayo na kami, ay dinala ko si Papa at Mama sa sementeryo. Malayo-layo na yon sa barangay namin. Nagtago kami sa likuran ng malaking nicho. Pinagpahinga ko muna si Mama dahil hingal na siya. Ayos ka lang ba, Ma? Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Rico, mauna na kayong tumakas. Total, ako lang naman talaga ang kailangan nila. Sinampal ni Mama si Papa. Ako ba, Nolando? Pariw ka ba? Mamamatay ka sa iniisip mo. Sigurado kung hindi ka nila bubuhayin. Pero mapapahamak din kayo. Wala akong pakialam. Basta kasama kita. Kasama ka namin ang anak mo. Ma, tama si Papa. Kailangan natin makaligtas. Wala akong pakialam kung tama o mali siya.
Alam kong mawawala ang papa mo pag iniwan natin siya. Alam kong masira ang pamilya natin. Kung mamamatay ang papa mo, isasama na ako. Aswag na ako. Wala nang saysay ang buhay ko. Salot na ako sa lipunan. Isa pa, kailangan kong pagbayaran ang mga nagawa ko. Wala kang kasalanan. Si Ruben ang may kasalanan. Kaya hindi mo kailangan saluin lahat. Dito ka lang. Sama-sama lang tayo. Napapailing na lamang kami ni Papa noong mga sandaling yon. Talagang walang balak si Mama na pakawalan si Papa. Ako man din ay naiiyak na lang. Kahit kailan kasi, hindi ko inakala na aabot kami sa ganung punto. Halos 10 minuto pa ang nakalipas ay kalmado na rin si Mama. Palagay din namin noon ay hindi na rin kami nasundan nila Balong. Ang problema lang talaga namin noon ay wala kaming kapera-pera. Kahit natangkay namin pumunta ng Maynila ay wala namang kaming pamasahe. Naglakad-lakad na lang kami. Mga bandang 5 na yata yun na madaling araw at meron na kaming nadaan ng isang bahay. Unang tingin pa lamang ay alam na naming may tao sa loob. Nagbaka sakali na kami na baka makakuha kami ng tulong. Pagkakatok namin ay agad na nagbukas ang pinto. Bumungad ang isang lalaking kalbo, nakasalamin at maraming nakasabit na burlolay sa katawan. Agad na dumako ang tingin niya kay Papa. Si Papa naman ay bigla na lang nataranta. Lumayo siya ng bahagya. Sino kayo? At anong kailangan niyo? Mga magulang ko po sila. Kailangan po namin ng tulong. Kahit kaunting aswang ang tatay mo! Hinawi kami ng lalaki papunta sa gilid. Nakita na lang namin si Papa na parang nangingisay-ngisay na. Unti-unting nagbago ang itsura niya hanggang sa tuluyan na nga siya na maging aswang. Nanlaki ang mga mata namin nang maging halimaw na ang mukha ni Papa. Naglalaway na siya. Humaba na rin ang kanyang mga kuko. Pulang-pula rin ang mga nanlidisik niyang mga mata. Ano pong gagawin niya sa tatay ko? Nakita ko kasing naglabas na ng punyal ang lalaki. Ano pa? E di papatayin ko! Ang mga aswang ay dapat pinapatay. Yun ang patakaran naming mga albularyo. Pero biktima lang ang tatay ko. Nayanggaw siya. Pagsabi kong yon ay natigilan ng lalaki. Napatingin siya sa akin saglit at muling binalikan si Papa. Nayanggaw ba ka ba? Oo, nayanggaw siya. Hayop kasing kumpare niyang si Ruben. Pinakain sa kanyang pagkain na binigay ng aswang. May dinukot ang lalaki sa kanyang bulsa. Isa yung bala ng baril. Hinagis niya yung kay Papa pero wala namang nangyari. Oo, tama. Nayanggaw nga. Ang sino mang nayanggaw ay hindi tinatablan ng pangontrang bala. Ano pong gagawin niyo? Pakakalbahit natin ang tatay mo. Sandali! Wala na akong nagawa nang may ihagis siya kay Papa na balahibo ng manok. Yung dulo nun ay may manipis na pako. Tinamaan si Papa sa kanang dibdib. Walang ano-ano. Biglang gumayaw ang gewang si Papa. Diyos ko! Ano ginawa mo sa asawa ko? Sumenyas lang ang lalaki na huwag kaming lalapit kaya pinigilan ko si Mama. Pagbagsak ni Papa ay nilapitan siya ng lalaki. Hinawakan sa pulso at napatango. Alika! Tulungan mo akong dalhin sa loob. Gagamutin natin ang tatay mo. Gagawin ko ang makakaya ko. Nabuhayan kami ng pag-asa ni Mama nang marinig namin yon. Doktor ka ba? Isa ho akong albularyo. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Inalalayan ko ang albularyo sa pag-akay kay Papa. Nang maipasok namin sa bahay si Papa, ay pinahiga siya ng albularyo sa sahig. Nag-alala na nga ako kay Papa noon dahil sobrang pawis na siya. Pero sabi ng albularyo, pampatulog lang naman daw ang tumara kay Papa. Kailan pa ito nayanggaw? Siguro lagpas 1 buwan na po. Nasa gilid ako ni Papa. Habang si Mama naman ay nasa ulunan at pinupunasan ang pawis ni Papa. Matagal na pala. Bakit to? Hindi nyo na po ba siya kayang gamutin? May natitira pang paraan. Ang kaso nga lang, delikado. Delikado? Paanong delikado? May kailangan akong ipainom sa kanya.
pero masyadong matapang yon. Lilinisin doon ang katawan ng isang taong naiyanggaw. Ang problema lang, hindi natin alam kung matindi ang sikmura nitong tatay mo. Kasi kung hindi, madadali ang mga laman loob niya. Magagamot siya pero kung mahina ang katawan niya, mamamatay rin siya pagkatapos. Nagkatingin ang kaming dalawa ni Mama. Sa uli ay si Mama na ang nagdesisyon. Kahit anong paraan, kahit delikado o hindi, gawin natin. Ang mahalaga sa akin ay kunin ang kahit maliit na tsansa na makabalik siya sa dati. Tumangon na lamang ang albularyo. Ay sige, simulan na natin. Tulungan niyo kong gawin ang ritual. Makakatulong ang ritual na ito para gabayan siya ng Panginoon na makabalik sa dating siya. Inabot sa amin ng albularyo ang isang librong itim at tig isang kandilang kulay pula. Pinabasa niya sa amin ang ika-anim na pahina. Ibang mga salita ang naroon, pero ang sabi niya, basahin na lang namin. Sabay-sabay kaming nagbasa. Habang ginagawa namin yon, ay nagtatayuan ng balahibo ko kabanong. Makalipas lang ang halos 10 minutong ritual, tumayo ang albularyo at may kinuha na siyang bote na mantika. May laman yung kulay itim na likido. Sa tingin ko pa lang, alam ko nang hindi yung kakayaning inumin ng normal na tao. Pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Hindi na nagsalita ang albularyo. Tinulungan na naming ibuka ang bibig ni Papa. Isang kutsara ang pinainom niya sa tatay ko. Wala pang 5 minuto, nakita namin ni Mama na nangitim agad ang kuko ni Papa sa kamay. Anong nangyayari? Bakit nakaganyan ang kuko ni Papa? Ibig sabihin lang yan, nararamdaman na ng katawan niya ang tapang ng pinainom ko sa kanya. At kagaya ng sinabi ko, wala na tayong ibang gagawin kundi maghintay kung kakayanin ba niya o hindi. Sobrang lakas ng kaba ko noon, Kabanong. Kung sino-sinong santo na ang tinawag ko sa isip ko, makaligtas lang si Papa. Habang naghihintay kami sa magiging resulta, kinausap ako ng albularyo. Benjo ang pangalan ko. Buti na lang at dito kami napadpad. Kung sa ibang albularyo yan, pinatay na ang tatay mo, kahit na yanggaw lang. Naku, maraming salamat po, Kabenjo, sa tulong ninyo. Mula sa bintana ay nilingon namin saglit si Papa, na pinunasan naman ni Mama ng basang bimpo. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Hindi pa tayo sigurado kung kakayanin niya yung gamot. Pero may humahabol ba sa inyo? Tumango ko bilang tugon. Kung ganon, may chance pala na makita nila tayo rito. Nagsindi ng tabako ang albularyo. Kalmadong kalmado lang talaga siya. Parang sanina-sanina siya sa pagiging albularyo. Pasensya na kayo't nadamay kayo. Napayuko na lang ako dahil sa hiya. Albularyo ako. Ito ang kapalaran ko. Ay, siya nga pala. Matulog lang muna kayo. 2 oras pa bago natin malalaman ang resulta. Ako na muna magbabantay sa ama mo. Pumayag agad ako. Kailangan na rin kasi magpahinga ni Papa. Hindi ko na rin kaya ang antok noon dahil nahihilo na ako. Nagtiwala na lang ako sa albularyo, Kabanong. Alam kong medyo sugal ang ipagkatiwala ko ang buhay namin sa kanya. Hindi namin siya kilala. Wala kaming ideya kung anong klaseng tao siya. Pero desperado na kami ni Mama. Lahat ng paraan, papatusin na namin. Mag-aalas 6 na ng umaga nang gisingin kami ng albularyo. Pinasilip niya ako sa pinto. Nagising ng husto ang diwa ko nang makitang maraming tao sa labas. Naroon din si Balong at si Mang Ruben. Bago pa sila lumapit sa pinto, ay lumabas na ang albularyo. Kami naman ni Mama ay nakikinig lang. Habang si Papa ay wala pa rin malay. Hindi ko malaman noon kung saan ako dapat unang mag-alala. Kung sa gamot ba na delikado o kinamang Ruben na di namin alam kung paano nila kami natunton. Anong kailangan niya? May hinahanap kaming 3 tao. Mali, 2 tao, 1 aswang. Ayan yung chinelas ni Rico. Nandyan sila sa loob. Tinutulungan sila ng albularyong ito. Naghihiyawan ng mga tao sa labas. Lahat sila ay may gigil sa kanilang mga mukha. Handang-handa na silang patayin si Papa.
maging si Balong na tinuring kong kapatid ay sabik na ring mapas lang si Papa. Pasensya na kayo. Wala rito ang hinahanap nyo. Sinungaling! Chinelas ko rin ang sinasabi mo. Walang tao sa loob. Sige na, umalis na kayo. Kung talagang walang tao sa loob, hayaan mo kaming pumasok sa bahay mo para patunayan ang sinasabi mo. Ginatungan pa yon ng mga tao. Sigawan sila ng sigawan sa labas. Nang makita kong lalapit na sila, nagkusa na akong lumabas. Tumabi ako sa albularyo. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Oo, nandito kami. Lakas loob akong humarap sa kanila, lalo na kay Balong. Niloko mo ako, Rico! Pinagmukha mo akong tanga, kakaisip kung sino ang aswang! Niloko mo rin ako! Pinaniwala mo ako na habang buhay tayong magkaibigan! Ang dami mong drama! Ilabas nyo na si Nolando! Aswang siya! Papatunayan ko sa mga tao na aswang siya! Hinarang ko si Mang Ruben ng tangkain niya pang lumapit. Papatunayan ko rin sa inyo na hindi siya aswang! Rico, kung si Balong nalinlang mo, hindi ang taong bayan. Ngayon, kung talagang hindi aswang ang tatay mo, ilabas mo siya rito. Ibilad mo siya rito sa silag ng araw. Tinitingnan ako ng albularyo. Tinaasan ko siya ng balikat at mukhang nakuha niya naman ang nais kong sabihin. Kapag napatunayan kong hindi aswang ang tatay ko, tigilan niyo na kami. Ikaw, Mang Ruben, gusto kong managot ka sa pambibintang mo sa tatay ko. Tinuwanan lang ako ni Mang Ruben. Malakas ang loob niya dahil kakampi niya ang mga tao. Kahit ano pang gusto mo, bahala ka. Yun ay kung mapapatunayan mo ngang hindi aswang ang kumpare ko. Pero paano kung kami naman ang tama? Papayag ka ba sa mismong harapan mo, isunugin namin ang tatay mo? Muling naghihiyawan ang mga tao. Lahat ay sabik na sabik sa mga mangyayari. Sunugin mo kung gusto mo! Pinukulan ko ng tingin si Balong. Nahihiya na siyang tumingin sa akin. Di siya makatingin sa mga mata ko. Ano? Ilalabas mo na si Nolando! Malalim na paghinga ang hinugot ko. Kinakabahan din ako kabanong ng mga oras na yon. Maya-maya pa. Ma! Ilabas mo na si Papa! Mga ilang sandali lang ay inakinan ni Mama si Papa pababa ng hagdanan. Gulat na gulat ang lahat ng hindi nasunog si Papa sa direktang sikat ng araw. Lumapit pa si Papa sa mismong harapan nila. Mang Ruben, hindi nasunog si Papa sa sikat ng araw. Ibig sabihin lang nun, hindi siya aswang. Kalokohan! Kasama ko yan sa minahan. Nakita ko mismo ang pagbabago ng itsura niya. Nakakatakot! Pinagpapapatay niya ang mga kasama namin. Aswang yan! Sumabat na ang albularyo ng pagkakataon na yon. Meron ba ni isa sa inyo nagdala ng langis para sa aswang? Kung meron kayong dala, tingnan nyo ngayon kung kumukulo. Agad nilang nilabas ang mga langis nila. Kahit anong gawin nilang pag-alog, hindi na kumukulo ang mga langis. Hindi pa sila nakontento. Hinagisan nila si Papa ng bawang. Nagkusang loob na lang si Papa na kainin ng bawang para maniwala na sila. Dahil doon, nagduda na ang mga tao kay Mang Ruben. Kahit si Balong ay nadismaya din sa kanyang ama. Hindi! Maniwala kayo sa akin! Mga kabarangay, kailangan nyo nang ipatingin si Mang Ruben. Baka mamaya gumagamit na ito ng ipinagbabawal na gamot O kaya naman nababaliw na! Napapailing ang mga tao at isa-isa na rin umalis. Walang iya ka, Nolando! Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Tinapatan ko ang kagaguhan mo. Mayaro ka rin! Mayaro ka rin! Parang batang napaya si Mang Ruben na umalis. Nang mawala na sila, ay nagyakapan na lang kami nila Papa. Laking pasalamat talaga namin sa Diyos dahil sa huling mga minuto, milagrong kinaya ni Papa ang matapang na gamot na pinainom sa kanya. Sobrang saya namin noong mga sandaling yon. Nagpasalamat rin kami kay Ka Benjo na ginamit siya ng Panginoon para mapagaling ang tatay ko. Maraming salamat po sa tulong niyo. Maraming salamat po talaga. Ngumiti at tumangutango na lang ang albularyo. Nang makabalik na si Papa sa normal, ay hindi na rin kami bumalik sa barangay namin.
alam kasi namin na hindi pa rin kami patatahimikin ni Mang Ruben. Pansamantala muna kaming nakitira sa albularyo. Nagtrabaho kami sa bukid niya at nagbenta sa palengke. Nang makaipon kami ng pera, inagpunta kami sa Maynila at doon nagsimula kami ng panibago naming buhay. Hindi na napagbayaran ni Papa ang mga kasalanang nagawa niya. Pero dahil sa mga nangyari, pinili ni Papa na pagsilbihan ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Masayang nawala si Papa sa mundong ito dahil nagkaroon ng kabuluhan ang pangalawa niyang buhay. Kahit na namatay si Papa dahil sa sakit sa baga, maluwag naming natanggap yon. Ilang taon lang kasi ang nakalipas, natuklasan namin na may tama nga siya sa baga at dahil yon sa gamot na ininom niya. Pero kahit na ganun ang nangyari, wala kaming pinagsisihan. Dahil sa huli, alam naming sa langit ang bagsak ni Papa. Naging aswang siya noon, pero para sa akin, naging anghel siya sa amin hanggang sa ngayon. Wakas!